Level up rank for today's video, mga kakalye. Bakit nga ba nagdadagdag ng letra sa Samang Guardians? Ano ang nakapaloob dito? At bakit tumataas ng tumataas? For today's video, yan nga ang ating pag-uusapan, mga kakalye. Pero bago yan, share the love muna sa inyong lahat. Let's go! Tara, sabahan nyo ako sa aking biyahe. Silipin natin ang bawat kaganapan sa mga kakalye. Kakalye Moto Vlog, kita kayo sa'yo sa lahat ng mga kakalye. So share the love sa inyo. Samahin si Minang Haring. NGO or non-government organization. Pero bago magsimula ang gawaing Guardians, dadaan muna sa panalangin. So una nga ito. Pangalawa, ang national anthem na lupang hinirang. Pangatlo, ang national anthem ng buong kapatiran ng Guardians. Saan ka mang paksyon, ano man ang bahay mo, ay kailangan awitin ito. Una, isang masayang araw. Big shoutout sa lahat ng mga kakalye natin dyan at good morning kat sa lahat ng mga co-guardians, mano po sa lahat ng mga nakakataas, kamay naman sa mga broasi. So, Kali Moto Vlog, for today's video, meron kaming event na gagawin, awarding level up ranking sa Guardians. So, yun, bilang presidente, going founder, so, mga ka-co-guardians natin, mga bro, mga si, mga kapatid, sa balikat, so abang-abang tayo sa sitwasyon at mangyayari sa gaganaping level up rank o yung pagtataas ng ranking. Bakit ba ginagawa ng Guardians ito? Ano bang nakapaloob na maganda dito sa pagle-level up rank? So, mapapanood nyo yan dito. At syempre, position. Bakit kailangan natin magtaas ng position? Naka isang taon na, maganda kasi yung mga naging outcome. So, yun, abang-abang tayo mga kakali. Kwentong Guardians tayo for today's video. Let's go! Dagdag letra o level up rank. Parang sa mga kapulisan, magsisimula ka sa 1-star general. Sa 2-star general, hanggang sa makuha mo yung 5-star general. At syempre, bago ka madagdagan ng letra sa Samang Guardians ay kailangan meron ka nung 3K o yung karanasan, kakayahan, at katapatan. At pag meron ka nito, karapat-dapat ka nga maging isang Guardians na madadagdagan ng letra. Pamumuno, pakikisama, at paggalang sa mga namumuno o sa mga nakakataas. Balik tayo. So tapos na. May bisita. Binisita tayo ng mismong NGO na tiga Napolcom connected. So yun. Sila nga pala yung SP, CBF o NGO na humawak or alliance sa mga NGO. Herwin Santos. Palakpakan po! Maraming salamat, Pangulong Joseph. Una po sa lahat ay magandang araw po. At kami po ay nagagalak dahil naging kabahagi kami ng inyong meeting po ngayong araw na ito. Nais ko muna pong magpakilala. Ako po si Herwin Santos, ang presidente po ng San Pablo City Volunteers Public Service. Pag sumama po ba kami sa samahan ng SPCBF, ano po ba yung kasiguruhan na may mga makukuha kaming gaya ng nabanggit po ninyong beneficyo? Dahil ang chapter po namin talaga, pag-uusapang funds, alam po ninyo yan, higaos po talaga kami. We do not have any solicit, di kami nagsosolicit dyan, nagbibigay ng ganon, ganito. Ang bagal lang kami, meron kaming monthly dues, yun lang po talaga yung pinupurse namin para may magamit kami sa ganitong okasyon. So ano po ba ang beneficyo na pwedeng makuha
ng aming samahan. Kung halimbawa po kami at makumbisi ko po yung aming mga chapter na sasali doon sa SPCBF. Tanong ko lang po ito ha, internal question ko lang. Pwede po kayong magtanong. Sorry na po. Ayan, okay po. Maraming salamat. Una-una po sa lahat, yung sitwasyon naman po ng lahat ng mga NGO dito sa Pro Pilipina, talagang bulot-bulsa tayo. Hanap tayo ng ating funds. Ngayon, doon sa naman sa mga benefits na pagsali nyo dito, napakalaki na agad na magiging benefits ninyo. Unang-una, yung halimbawa po, yung GMA chapter, Silang chapter, Alfonso chapter, General Trias chapter. In case po na maging member na po kayo ng Strong Philippines, ay talagang kikilalanin na po kayo ng Napol Comedian po. Yun po yung isa po doon. Kasi nga po, meron po tayong signing ng MOA ng Region 4A. Pwede rin nyo rin po na mailagay din po sa inyong uniforme kung gusto ninyo yung logo ng Napolcom Region 4A. Pero nakalagay po doon partnership. Partner po nakalagay po doon. At saka isa pa po, kung sakali po na talagang maging matagumpay ang SPCBF, at merong mga biyaya na galing po sa taas, ay lahat po ng mga chapters ay mabibigyan po natin. Katulad po ng ginagawa po namin sa San Pablo City, taon-taon po ay kami po ay binibigyan ng aming gobernador, Ramil Hernandez, ng mga ayudang bigas. At ang lahat po ng members po ng SPCBF doon ay napirma lang, at pagkatapos po noon ay isa-isa na po namin silang binibigyan ng mga bigas na ano. At isa pa po dyan, ang isa pa rin pong benefit po niyan, yung sinasabi ko nga po sa inyo na magpapalawak po ng pagiging magkakaibigan. Ibig pong sabihin na kung sa ibang bansa nagkakameron sila ng mga alay, yung mga bansa, magkakaibigan, ngayon dito sa Strong Philippines, magiging marami kayong kaibigan, marami kayong magiging kakilala. At yun din yung isang bagay na may pagkakataon sa inyong buhay na kailangan nyo ng tulong o sa mga ibang government agency, nandiyan po tayo. Dahil meron po tayo mga kasangga po din yan. At saka kung ano man po yung pwede pong ibigay na suporta ng Strong Philippines sa inyong chapter, at ipagbigay alam po ninyo at sa abot po ng ating makakaya ay ating pong pagtutulong-tulungan. Yun lamang po. Parang po yung natanong ko, may personal question lang po, ano? So, isasama ko po, malaking bagay po yan. Yung pong sinasabi nilang kikilalanin tayo ng Napolcom, hindi po tayo bogus. Or hindi tayo pagkilalala, baka grupo ng NPA yan, nag-meeting-meeting dyan. Pagkilala tayo ng Napolcom, national, kahit pangalat-galat ka dyan, pag nasa damit mo, at may official tayong ginawa, nasa damit mo, yung kanilang logo, as a partnership. So, Reborn Guardians partner yan, yan, no? Ni SPCBF. Okay yan. So, consider na tayo ay legitimong NGO. Tama ho? Then, biyaya or ayudang bigas. Lahat po tayo rito nag-volunteer na mag-feeding program, mamigay ng grocery kung kaninong pamilya. So kung tayong miyembro, tatanggap, malaking bagay po yun. Tama ho? Kasi Christmas party lang, nagbigaluhan lang tayo, malaking bagay. Kahit baso lang na, ano yun, tigbibente, di ba? Natuwa tayo. Eh, bigas po nag-uusapan, malaking bagay ito. So then, yung number four, na pwede mo sa sinabi niya is friendship enhancement. Aba, i-question natin naman kung wala kang kaibigan. Baka ayaw ka ng kapitbahay mo. Di ba? So malaking bagay yun, yung connection. Di ba meron tayong tagline, honor one another? No? So, malaking bagay para sa akin yan. Ngayon, kung may iba pa po kayong katanungan, pwede po ninyong itanong. Sabi ko nga, pag wala na sila, tapos saka tayo magtatanong, di ko rin po masasagot yon. Dahil hindi sa akin ang galing po yung ibinigay sa inyo na idea. So, may tanong pa po ba? Okay, Delta. Yung tanong po natin, it's all about the NGO, yun. Oh, maganda ang mga po. Ay, tatanong ko lang po, yung pag ikay naging member dito sa sama ng Strong Philippines, mayroon ba ito ID katulad sa atin? Yun lang po.
Okay po, magandang katanungan po yun. Meron po kaming ID, pero ang nakalagay po doon, logo pa rin po ng Libon. Hindi po kasi namin inaalis yung identity ng nung samahan na magiging alliance po ng SPCBF. Dahil ang importante po kasi dyan, yung inyong samahan. Ang SPCBF lang po ng Strong Philippines po ay federasyon po ng mga NGO. At meron din po kaming mainstream. Yung talagang chapter ng SPCBF. Pero, nasa sa inyo rin po yan na kung kayo po ay gusto nyo mag-ID. Yan po ay hindi po compulsory. Pero ang kagandahan lang po doon sa ID natin, nakalagay din po kasi doon yung logo ng Lapercom. Opo. Opo. Pero ang kagandahan lang po dito, ang amount lang po ng ID natin ay 300 lang po. Pero yon ay dalawang ID. Isang operational, isang driver license, at kasama na po dito yung case niya. Yun po ay hindi po compulsory. Kasi po, bago rin po kasi natin na ma-consider na tayo ay halimbawa, alliance tayo o kaya ay partner tayo ng Napoli Commission Project, kailangan allied ka ng Strong Philippines. Kasi po, ang may sign po ng MOA lamang po dito ay yung Strong Philippines po. Nasa inyo po yan, pag-usapan po ninyo kung gusto niyo po magkameron ng ID po. No? Pero, sinisigurado ko po sa inyo na yung logo po ng Reborn ay nadung pa rin sa ID. Hindi po mawawala po yan. So, nasa na tayo ngayon sa LMG Delta. So, ID, tanong ko ano nito, Swiss John, na hindi tanong. So, yung kasing 300, baka isipin na naman ng iba, ay, iba yan eh, pera. Normal to ha, ito talaga yung atinas. Normal to ha, na tanong. Kasi pagdating sa pera, tao mayroon question, maraming salamat. I-clear natin, kahit hindi ka nakapag-aaral ng nurse o yung mga servisyong medical, dahil dumaan ka sa training nila, pwede na tayong mag-first aid assist dun sa mga magkakaroon ng problema. Let's say, naiwatay to, nagkasakit to. Sa chapter, ilalapit mo dun sa sinasabi. So, ikaw mismo, pwede mo lang i-operate yun. Kasi may present. Pero, kailangan mo pa rin ng support talaga ng local government. Hindi mo pwede sarili. So, isang maganda yun na kasi sa atin, pagka nagkasakit, una pera, problema eh. Eh, may pondo na. Diba? So, nagagaling sa mismong gobyerno. So, maganda yun, no? Yung regarding dun sa municipality na accredited. Sila magpa-follow up ng papel na yung samahan natin. Sasamahan tayo. I mean, ha? Sorry dun sa term na sila magpa-follow up. Sasamahan tayo. Kasi hindi naman pwedeng sila lumakad. Tayo ang number one na may obligation dun. So, yun lang. May tanong pa? So, meron pa po ba? Kasi para sa akin, gumalalim yung ano eh. Nandun na tayo sa halo-halo, nandun na tayo sa masarap na timpla eh. Oh. Tumatamis na. May tanong pa. Chapter ng General Trias. Ganun lang, sure ka? Ha? Ano yun? Alfonso Chapter. Second bet. Sakto na po yun, tatanong ko saan, nasabi na lahat. Oh, yung mga bagong promote, baka may tanong na kayo. Kasi bagong promote official eh sa chapter, dapat alam niyo ito kasi being official, kayo yung nagpo-process ng mga papel. Hanggang dyan nga for today's video mga kakalye. At kung isa ka sa naletrahan at nadagdagan ng rank, ay yakapin mo ito. Ipamalas at ipakita mo sa mga kabro at mga kasi kung ano ang KKK kung bakit ka nagkaletra. At iwas na rin sa mga kamote guardians.